Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Nanawagan si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantam itong Biyernes kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magbitiw sa pwesto dahil sa umano'y pandaraya sa investigasyon sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapi. Dagdag pa ng suspendidong Bucor Chief na wala ka ng kredibilidad. Ito ang unang pagkakataon nagsalita si Bantam matapos ang pagsasampa ng mga reklamong pagpatay laban sa kanya at sa ilang iba pa para sa pagpatay kay Lapid at isang umano'y middleman sa slave plot ang preso sa New Bilibid Prison na si Cristito Villamor Palanya. Sinabi ni Bantag na ginagamit ni Remulla ang pagpatay kay Lapid para takpan ang isyong may kinalaman sa droga na tumutugis sa kanyang anak na si Juanito Remulla III na naaresto kaugnay ng umano'y importasyon ng 1.3 million peso na halaga ng kush o high-grade marijuana. Ang suspendidong hepe ng Bucor nitong October 3 ay sinabing hindi nagtatago at lalabas sa publiko sa takdang panahon, sabi ng kanyang abogado nitong Biyernes. Sinabi ni Department of Justice Attorney Rocky Thomas Balisong na walang obligasyon si Bantag na magpakita sa publiko. Binanggit niya na ang pagsasampa ng kaso ay isang akusasyon lamang at ang akusasyon ay hindi kasing kahulugan ng guilty. Sinabi rin niya na wala pang warrant of arrest. Nagsampa na ng mga reklamo sa pagpatay laban kay Bantag, Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulueta at ilang pang iba kaugnay ng pagpatay kay Lapid at isang umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya. Hinikayat ni Senadora Rizzo Ontiveros itong Biyernes si Pangulong Bongbong Marcos na huwag tularan ang kaugalian ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumuha ng mga hindi kinakailangang pautang. Anya, sa panahon ng 2023 National Budget Deliberations ay binanggit ang 18.7 billion peso na Kaliwa Dam Project at ang 171 billion peso na South Luzon Long Haul Rail Project. Ayon sa Senadora, ang mga proyekto ay nasa limbo dahil ang mga mamumuhunan mula sa China ay hindi pa tumutupad sa kanilang pangako na magpahiram ng pera sa gobyerno ng Pilipinas. Dagdag pa nito, nagkaroon na ng shortlist ng private sector proponents noong pang-2016. Nagsampa ng reklamo ang mga manlalaro at legal counsel ng College of St. Benilde basketball team laban sa Jose Rizal University player na si John Amores sa San Juan City Hall of Justice nitong Biyernes, November 11. Parehong binanggit ng Blazers ang mga physical injuries na nagmula sa pag-aamok ni Amores. Bandang Lady nagbabalik sa Manila. Dumating na sa bansa ang American pop rock band na Lady nitong Huwebes. Ibinahagi ng banda ang mga litrato at videos ng kanilang airport arrival sa kanilang Instagram stories kung saan makikita ang todo suporta nilang fans. Nagpapasalamat ang banda sa anilay insane welcome na kanilang natanggap. Kilala ang Lady sa kanilang kanta gaya ng ILYSB, Malibu Nights at iba pa. Samantala, Money Heist Korea Joint Economic Area, inilabas ang Part 2 trailer. Inilabas na ng Netflix ang teaser ng ikalawang parte ng Money Heist Korea Joint Economic Area na puno ng maaksyong eksena na tiyak na talaga namang kaabang-abang. Ang Money Heist Korea Joint Economic Area ay ang Korean adaptation ng hit Spanish show na Money Heist o La Casa de Papel. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!